Ayan, welcome uli sa ating YouTube channel, mga idol. Bali, gagawa tayo uli ngayon ng matambaka. Ayan o. Sana klarong-klaro at ganito yung design ng matambaka. Bali, yung ginawa ko dyan ay ginawa ko na lang, hinalo ko na white at itim yung pinakabuntot niya, dapat dilaw yan. Gawin na lang nating white at black. Yan. Bali, di ko na ipapakita lahat ng mga materials ko kasi sa lahat naman ng mga post ko sa una, hindi ko na yun na ipakita yung mga materials para mabilis tayo. Ayan. Bali, lalagyan muna natin to ng nagupit na pala ako nito. Sticker. Yan o. Yung pinaka susundan natin pattern, lalagyan muna natin ng UV resin yan, yun sa ilalim niya para hindi siya mayo sa ano, sa tamang position. Ayan. Saka natin papailawan. Ayun. Sunod, ang ilalagay natin, ito. 16 lang na hook. BMC number 16. Ayan. Okay. Yan. Kung makikita nyo na okay na yung position nya. Yun o, kung tama na baga. Ayun. Pwede na natin lagyan ng UV resin yung taas. Yan, kahit konti lang muna para maging hindi siya maano, maalis sa tamang position niya. Ayan. Ganun din tong sa huli banda. Saka natin pailawan. Ayun. Okay na suri ito. Sunod, lalagyan natin to ng ito, crystallite. Ang ginawa ko dito yung ano lang, white at black nilagay ko. Ayan o, white at black, sinagmix ko na lang yan. Ayan o, ang ginawa ko. Bali, isusuot natin ito doon sa hook nya. Yan o. Yun. Tapos, pataas natin yan o. Yan. Sunod, tatalian natin. Yun. Ayan. Ganyan lang mga idol yung gagawin natin. Saka lagyan natin ng UV resin yung taas, yung sa unahan muna. Ayan. Tapos ayusin nyo ito. Dapat wag makalat. Yun. Tapos lagyan natin ng ilaw. Pailawan natin. Ayan. Sunod. Yan, hindi na matatanggal yan. Lagyan ulit natin yung taas hanggang pa sa uli.
Yan. Sunod, papailawan natin yan. Yan, hanggang dito sa huli. Gugupitan na natin to yung tinali natin. Ano? Natatanggal. Yan. Sunod yung ilalim na naman. Yan. Sunod ay lalagyan natin ito ng mata. Artificial eye. Ito. 5mm. Yan, bali, hindi ko na pinakita yung mga materials, mga idol, kasi lahat na naman ng na-post ko sa una, pakita ko na rin. Yun. Dapat yung malaki ito eh. Pero okay na to. Kabila naman. Op, nalalaglag. Madulas kasi. Itong gagawin nating matambaka na pain ay matambakang laot ito kasi medyo ano ito, white. Yung matambakang tabi naman, yun yung dilaw pati buntot. Dilaw yun. Bali ito, lalagyan natin to ng UV resin. Papalaparin natin to. Tapos mamaya pagkikita ko sa inyo kung paano paggupit ng buntot. Pala, lagyan natin to konti ng UV resin. Ayan, naipalapad ko na. Nalapad ko na yung buntot. Gugupitan natin yan. Ayan na. Sana yung gunting natin. Ayan, tingnan nyo kung paano pag ano. Tamang pag gunting ng ano, buntot nyo. Dapat nilagay natin dito ay yung ano, yung kulay dilaw ay yung panglaot na matambaka ang gagawin natin. Kasi yung pangtabi na matambaka, ano yun? Yung buntot niya kulay dilaw. Tapos dilaw rin dito, pero mayroon din nga panglaot. Hindi nakikita. Mayroon din panglaot na ano na matambaka, may dilaw din dito, kaya gagawin din natin 'yon. Sunod ay lalagyan natin to ng ito, crystallite ulit, black at white. Dito lalagyan natin itong tugiliran ito sa taas banda. Ano, lalagyan natin yan. Ayan o, lagyan muna natin to ng UV resin para kumapit yung ano, yung crystallite natin dyan. Ayan o, saka natin nang lagyan ng crystallite na ma-red at black ang nilagay natin dyan. Yan. Kung okay na siya, tulad nyan, nalagyan natin siya ng pilawan natin ng UV light. Yan. Nagmamadali tayo kasi aaba yung ano natin, yung video. Yan, saka natin pailawan. Ganon din sa kabila. Lagyan natin na UV resin. At saka lagyan natin to ng crystallite.
Ayan. Ganyan lang. Yun. Saka pailawan mo natin yung unahan para hindi gumalaw. Saka natin puputulan itong sa buntot banda. Ayan. Yun. Sunod ay lalagyan natin to ng ano, ng dilaw. Dapat ang buntot nito dilaw din eh. So ito na lang nilagay ko. Ano, kristalit na dilaw ito. Nilagay natin. Yan. Pwede na siguro ito. Ganyan lang. Yun. Dito muna sa unahan. Yan, saka natin puputulan ito yung kasi mahaba ito labis. Yun. Ano. Saka papailawan natin. Diba? Gumawa pala ako kahapon ng kawel stainless, hindi ko pa makuha kaya hindi pa ako makapag upload. Minamaster ko muna ang paggawa ng hook. Nakukuha ko na yung pagtamang pagbuluktot, yung paggawa na lang muna ng yung pinakasima niya, mahirap. Nakailang ulit siguro ako, parang nakasampung gawa na ako ng hook, hindi ko pa talaga mamaster yung paggawa, pero practice natin yan. Kailangan talaga makagastos ka muna ng maraming stainless bago mo makuha ang tamang paggawa ng hook. Ganyan talaga. Kung gusto mo matutunan, kailangan mo magtiis at pagpraktisa na maigi. Bale, nakasampung hook kayo kapon stainless, hindi pa rin natin makukuha. Putulan natin yung labis na yun. Sunod ay ayan na siya. Medyo okay na siya. Ayan o. Lalagyan natin to ng UV resin lahat paikot. Papaliguan natin to ng UV resin. Ayan. May nagtitinda ng tinapay. Si kaibigan. Ayan. Yung ilalim, titingnan nyo lagi kasi ito ay bumubuka. I-check nyo lagi, lagyan ito na UV resin at pailawan kasi pangit to pag lumaki yung buka nya. Pangit na tingnan. Sana maging mukhang matambaka ito. Ito. Bali lahat yan, papakaikutan natin ng ano, ng UV resin. Yan yung kabila na pa lang yung nalagyan natin. Yan o. Lalagyan din natin to yung kabila. Yung sa unang post ko pala mga idol, yung sa gulyasan, gumawa ako doon. Hindi ko alam kasi first time tayo sa YouTube. Nilagyan ko siya ng background music. Ngayon, nagpartially black. Hindi ko na alam. I-delete. Sayang naman yung views. Ang ginawa ko, nanood ako sa YouTube na mga tutorial kung paano tanggalin. Natatanggal naman siya. Kaya lang, nawawala naman yung boses ko. Yung mga music natatanggal. Inulit ko naman. Bali, inano ko, na binalik ko na naman sa original. Paulit-ulit lang. Ganun din. Yung iba, natatanggal yung music. Okay naman yung iba. Pati yung boses ko, pag tutorial ko, nawawala din. Kaya napansin nyo siguro dun sa kalagitnaan ng music ko. Doon lang yung tinanggal ko, yung sa unahan lang yung music at yung sa gitna, yung perfect, yung natanggal ko.
tugtog nun, kaya lang nawala yung boses ko kasi yun doon nagkakaroon ng partially black, kaya inayaan ko na lang kahit walang boses banda doon sa gitna. At yung naano na lang, yung natira, yung ano na lang, copyright na lang nalagay, pero nawala na yung partially black. Okay lang yan, kahit may copyright hindi talaga matanggal. Pag tinanggal ko lahat, mawawala naman yung copyright lahat, kaya lang mawawala din yung boses natin sa pagtututor. Kaya inayaan nyo na lang, bali ginawa ko na lang dalawang music lang tinanggal ko, yung sa unahan at sa gitna. Kailan nawala din yung boses natin doon, perfect ang nawala doon kasama yung boses. Pa support na lang ng ano, ng channel ko mga idol, kung nanonood naman kayo, subscribe na lang tayo at like and share. Sa sunod nating mga vlog, doon nasa dagat, doon sa isla, dahil ang talagang bahay ko ay nasa isla, nasa wikay. Ayan, kung maglagay kayo nito, titingnan nyo lagi, sisilipin nyo kung saan yung kulang na dapat lagyan natin. No, lagi nyo titingnan, no, yun o. Oh. Kung saan ang may kulang. Ayan. Pero wag na natin pakadamihan to kasi yung matambaka, manibis naman siya. Hindi katulad ng mga dulis o galunggong, medyo bilog siya. Ito, matambaka, medyo lapad naman siya. Wag na natin to pakadamihan ng ano, ng UV resin. Pabilugin. Medyo lapad naman yung matambaka eh. Okay lang ito. Mabalutan na natin siya. Okay na yan. Bago makakatapos ng isang piraso nito, halos may gitsang oras. Yan. Yung ilalim na lang. Lagyan natin yung ilalim nito. Hindi ko alam to kung talagang totoong matambaka ito. Sa nagawa ko, sige lang. Ayun. You know, lumabis na. Kaya kung maglagay kayo ng UV resin, titingnan nyo muna kung walang labis o walang bukol. Tsaka nyo pa ilawan kasi mahirap na tanggalin ito. Matigas ito. So nagasabi, kung matibay daw ito, matibay ito kasi parang rapala ito eh. Matigas ito. Itong fiber na ito. Papakita ko sa inyo kung paano katigas mamaya ito. Yung naunang natapos natin. Huwag nyong hawakan ang katawan nito mga idol. Ano, pag inalalagay nyo ng ano, huwag nyong hawakan, ibilad nyo muna sa araw. Mga dalawang oras, tatlo, ganyan. Ayan. Okay na yan. Ayan na siya. Diba? Nagmukha matambaka na rin siya. Ayan o. Diba? Medyo itim-itim to isa. Okay lang yan. At least nakagawa tayo ng paraan kung ano. Ito naman yung ginawa ko kagabi. Pinagpraktisan ko lupoy na maliit. Daming nagre-request nito yung maliit na lupoy. Yan o. May ginawa na ko una. Tutorial ko kaya lang. Hindi ko kusinada, parang hindi lupoy. Pero ito maganda siya pagkakuha ko, okay lang. Number 16 lang ito yung haba niya, no? Parang isang inches na maliit na kunti. Pero 16 yung hook niya. Halos 1 inch lang, oh, migit. Ang haba niya, maliit lang ito. Gagawa ako ng madami din ito. Gagamitin ko ito ngayon, baka ngayong Enero. Madami itong ganito yung pain. Itong kinakain ng gulyasan. Yan. Tapos, ano pa? Okay. Hanggang dyan na lang yung ano, yung tutorial ko. Mga idol, huwag kakalimutan mag-subscribe, like, and share para maging updated kayo sa aking mga vlog. At sa sunod natin mga vlog, bali sa isla na siguro,
ititest natin to lahat natin mga gawa. Abangan nyo din doon tayo sa isla kasi doon tayo nakatira. Sige, hanggang yan lang. Maraming salamat. Ingat lagi mga mangingista. Thank you.